Ang 800 million years old na Thistle Princess na nahukay sa may Siberia. Baliwang video. Alright, kamusta mga kaibigan? Welcome sa Arvin Polo TV. Panoorin mo at pakinggan mong maigi ang nilalaman ng video na ito. Dahil talaga namang baliwan ito, magiging dahilan na naman ito ng hindi mo pagtulog ng maaga sa kakaisip. Kaya naman, simulan na natin. Noong September 5, 1969, sa isang liblib na baryo sa may Siberia, Soviet Union, may nangyaring kakaiba na parang sa may sci-fi novel mo lang makikita. May mga nagsasabi na gawa-gawa lamang ito ng mga tao at ang sabi naman ng iba na baka galing ito sa kalawakan o sa ibang dimension. Pero ano nga ba ang kanilang nakita? Nakakita sila ng sarcophagus na 800 million years old na raw ang tanda. Pero sabi naman ng iba 100 million years old lang daw ito. Pero ano nga ba talaga ang totoo? Alamin pa natin. Nangyari ito sa ilalim ng lupa sa madilim na tunnel ng coal mine. Isang araw kasi nagtatrabaho ang mga minero tulad ng araw-araw nilang ginagawa. Kumukuha sila ng uling sa ilalim ng 230 feet pero sa isang sandali habang sila'y nagtatrabaho, yung piko ng isa sa mga minero ay imbis na sa bato tumama, ay tumama ito sa isang bagay na parang ampaw. Iba yung tunog, kaya naman nagulat dito yung mga minero. Kaya naman siniyasat nila ito ng maigi at inalis nila yung mga debris sa may paligid. At dito nakita nga nila na may crack sa pader na parang may kwarto sa kabila. Nang tinanggal nila yung mga bato, bumagsak yung pader at nakita nga nilang isang malaking kwarto na hindi pa nasisikatan ng liwanag sa loob na ng libo-libong mga taon. At sa loob nga nito may malaking marble sarcophagus, mga 8.5 feet ang haba. At 3 feet naman ang taas. Dahil dito, yung head ng mining district na si Alexander Masaligin ay pinuntahan agad ng isa sa mga minero para ibalita ang kanilang nakita. At pagkasabing niya dito, mabilis naman tinawagan ni Masaligin ang mga Soviet authorities at doon nagsimula na ang sari-saring haka-haka at intriga. Naging usap-usapan agad yung discovery. Sobrang excited pero kinakabahan pa rin yung mga minero. Kaya naman pinag-utos ni Masaligin na ilabas yung sarcophagus sa ilalim ng lupa. At mabilis nga nila itong ginawa. At habang ginagawa nila ito, kakaiba yung imagination ng mga minero. Iniisip nila na baka ginto o mga kayamanan ang nasa loob. Pero medyo nag-aalangan din sila. Kasi baka ang kinilang ng mga Soviet officials yung discovery nila at hindi man lang sila makinabang. At heto na nga. Dahil sa kanilang pagdududa, nagpa siya nga silang buksa ng sarcophagus at ang nakita nila sa loob ay kinagulat ng lahat. Imbes na kayamanan, nakita nga nila dito ang napakagandang preserve ng katawan ng isang babaeng tinatayang nasa 25 years old hanggang 30 years old. Oo, tama ka nang iniisip. Madiskubre sila ng isang libingan at nakakagulat. Dahil sa loob ng kabaong ay may nakahigang babae, may mahabang buhok na nakatali at may asul na mga mata. Parang tulog lang ito at yung mahaba at kulot niyang maitim na buhok ay umaabot hanggang bewang. Nakasuot din siya ng puting damit na parang translucent na gawa sa hindi pa kilalang tela. Nakapalibot din sa kanyang isang misteryosong pink na likido. At sa tabi ng kanyang ulo ay may maliit na itim na metal box na walang pagkakahalin tulad sa anumang bagay noon. Maraming taon pagkatapos ng discovery, nung naimbento na ang smartphone, iniisip ng mga tao na baka yung itim na box sa tabi ng babae ay isang device na katulad ng isang cellphone. Mabalik tayo. Bukod dito, yung balat ng babae ay napakakinis at malinis. Walang senyales ng pagkabulok o pagkatanda. Ang puti ng kanyang balat, mas maputi pa sa mga taong merong albinism. Mukha siyang mas buhay at mas healthy kumpara sa mga minero. At sa katunayan lang, namangha talaga ang lahat sa kanyang kagandahan. Bukod pa, ang babaeng nakahiga din ay may di pangkaraniwang ganda, asul na mga mata at ang puti ng kanyang balat na talaga namang kinagulat ng mga lokal na residente. Ganun pa man, nakabukas lang ang sarcophagus ng maraming oras. At halos lahat ng mga taga-nayon ay dumating para makita ito. At may isang batang lalaki, sa dala siguro ng kanyang curiosity dahil sa kakaibang kulay pink na likido, ay nagpasikat siya sa mga tao sa paligid. Oo, sinausaw niya ang kanyang daliri sa pink na substance at tinikman ito. Lumabas na wala daw lasa at walang amoy. Pero malungkot na pangyayari, isang linggo lang lumipas, biglang bumagsak ang kanyang mental condition. Siya'y nakadanas ng napakatinding hilo at miski mismong bahay niya ay hindi niya na makilala. At sa kalaunan siya'y namatay sa sobrang lamig ng winter.
Ganun pa man ang magandang babaeng nakahiga sa hukay sa sarcophagus ay kinilala bilang si Tisul Princess. Ang salitang Tisul ay ang pangalan ng distrito kung saan siya nakita. Ngayon sa kalaunan, dumating ang mga mataas na opisyal mula sa distrito. Kasama ang mga polis, bombero at kinatawan ng militar. Lahat sila'y bumaba sa site kasama rin ng mga ahente ng KGB na nakasuot ng mga sibilyan. Dumating sila sakay ng pulang helicopter. Agad nila nilinis ang area sa paligid ng sarcophagus at binalaan nila ang mga tao sa posibleng infection hazard sa loob. Ang kanilang layunin ay isakay sa helicopter ang kabaong. Pero di nila magawang ilipad ang sarcophagus dahil masyadong mabigat ito. Kaya naman nagpa siya nga silang alisin ng pink na likido at ilipat sa mga espesyal na container at ihiwalay ito ng transportasyon para nga naman gumaan ang sarcophagus. At dito nung ginawa nila yon, may nangyaring nakakagulat. Nunadrain na ang likido, yung perpektong preserve at lifelike na katawan ng babae ay biglang nakakagulat na nagbago. Ang balat niya ay nagbago mula puti hanggang itim sa harap mismo ng mga tao sa loob lang ng ilang minuto. Kaya naman nawala yung lifelike na itsura ng prinsesa. Dahil dito marami ang naniniwala na ang pink na likido at ang sarcophagus mismo ay may uri ng preservation properties na kayang panatilihin ng kanyang katawan sa isang kakaibang estado. Ang Tisul Princess sa kalaunan ay kanilang dinala sa may Novosibirsk para sa may scientificong pagsusuri. Sa kabila nito, ilang linggo naman matapos ang discovery, dumating sa may Rasvik ang isang profesor mula sa may Novosibirsk para magbigay ng lecture tungkol sa hindi pangkaraniwang nadiskubre sa minahan. Sinabi niya na ang estado ng preservation ng prinsesa ay hindi katulad ng anumang bagay na meron sa mga larangan ng archaeology at paleontology. Yung likido kung saan siya nakalubog ay may mga katangiang hindi maipaliwanag at walang katulad sa natural o artificial na paraan ng pag-eembalsa mo. Ngayon para maintindihan ang edad at pinagbulan ng sarcophagus at na nakalagay dito, sila'y gumawa ng series ng mga tests kasama ng radiocarbon dating at ito'y reliable sana para malaman ang edad ng organic materials hanggang 50,000 years old. At ang problema nga, 50,000 years lang ang kaya niyang malaman. Yung mga material kasi ng sarcophagus, pati na yung likido, pati yung mismong prinsesa, ay wala sa parameters ng kanilang mga devices. Kaya naman nag-iba ang mga siyentipiko ng paraan. Kanilang sinuri ang geological strata at sila gumamit ng mga sophisticated dating techniques para mabigyan ng pahiwatig ang edad ng sarcophagus. At yung conclusion na nakuha nila sa mga analysis ay talaga namang kakaiba. Pero bakit? Ang datang suggested kasi ng Tisul Princess at ang sarcophagus niya ay lumalabas na may tanda ng 800 million years old. At ang kakaibang figure na ito ang bumaliw sa buong scientific community at tila babaguhin nga nito ang human history. So ibig sabihin kung totoo ang edad nito, ay makakabuo ito ng panibagong history ng human civilization. At bukod pa kung totoo nga ito, ay ito'y magbibigay din ng re-evaluation o panibagong pagsusuri sa lahat ng mga rediskubre sa pinagmulan ng buhay sa mundo. At kung talagang tama ang findings, nangangahulugang ito ang panibagong existence ng isang civilization na gumagamit ng kakaibang preservation liquid. At marahil isa itong civilization na umiiral na noong mga unang panahon na hindi kayang ipaliwanag ng modern civilization. At heto pa, dahil dito may ilan na naniniwala na yung prinsesa ay parte ng isang grupo ng extraterrestrial visitors na pumunta sa Earth mula sa ibang lugar. Yung maputing balat ng babae, paniniwalaan na sign ito na galing siya sa planetang mas konti ang sinag ng araw. At mula noon hanggang sa ngayon ang discovery ng Tisul Princess ay nagbukas ng Pandora's box ng questions, theories at implications. Nagsimulang kumalat ang kwento nito at lumabas pa nga ito sa isang article sa local newspaper. Pero ganun pa man, heto pa ang mga nangyari. Bumalik yung mga agent ng KGB at tinawanan nga lang nila ang kwento at sinasabing wala itong katuturan. Ibig sabihin, pinapasok nila sa isip ng mga tao na walang ganong bagay at walang ganong discovery. Sinimulan din nilang kumpiskahin lahat ng kopya ng mga pahayagan ng may artikulo tungkol dito. At yung profesor naman na nag-share ng mga impormasyon sa mga tao at yung editor ng pahayagan ay parehong pinarusahan dahil naglakas loob silang magkomento sa isang pangyayari na gustong itago ng Soviet government sa mundo. At nung mga panahong ito, sagsagan kasi ng Cold War kaya walang naglakas loob na magsalita tungkol sa Tisul Princess.
na bumagsak na ang Soviet Union, noon lang nagkaroon ng kalayaan sa pagsasalita sa independent media. At dito may lumabas na isa pang artikulo tungkol sa discovery. Yung artikulo ay nilabas noong 2002 at binigyan nila itong pamagat bilang The Lady Who is 800 Million Years Old. Lumabas ito sa Kakasia Newspaper tapos sa Akrimi Newspaper. May isang journalist pa nga na nagsalita. At sinabi niya na ang kwentong ito ay sinabi sa kanya ng isang retired colonel ng KGB na dating nagtatrabaho sa isa sa mga secret department ng organization. Kaya naman dahil dito, buling nakakuha ng atensyon ng kwento. At heto pa nangyari. Lumalabas na matapos ang mga taon ng discovery ng Thistle Princess ay may mga series o may mga sunod-sunod na kamatayan ang nangyari na konektado sa may sarcophagus. 6 months lang matapos kumpiskahin ng KGB ang stone ng sarcophagus, nagkaroon ng series ng kamalasan sa village ng Zaksvik na naglulot talaga ng kapighatian. Walang tigil ang trahedya at nagsimula ito kay Ivan. At si Ivan po yung unang tao na ka-discover ng sarcophagus at ang Thistle Princess. Maaga siyang namatay sa isang nakakatakot na aksidente nang bumangga ang kanyang motorsiklo sa isang truck. At isang buwan pagkatapos ng kamatayan ni Ivan, isang minero naman din ang namatay sa pagkalunod. At ang tanging nakaligtas lang sa series ng kamatayan na ito ay ang geologist na si Vladimir at siya ang nagsiwalat ng discovery ng prinsesa, hindi lang ang isa sa mga kakaibang discovery. Oo, ayon kay Vladimir, noong tag-init 1973, pumunta ulit ang military forces sa district ng Thistle. Nagtayo ang mga tropa dito ng mahigpit na parameter sa paligid ng gubat. At pinagbawalan nga nilang access sa mga locals at nagpatrolya rin sila sa mga kalye ng village. Ang presensya ng militar sa lugar ay naging sikreto. Hindi nila sinasabi sa mga villagers kung bakit sila ando doon, so sa makatawid ay hindi sila nagbibigay ng paliwanag. Kinumpirma din ni Valerie, isang istorya ng Special Services at retired FSB Major General, na ang mga kwento ni Vladimir ay totoo. Sinabi niya na base sa archival records mula sa KGB na noong 1973, yung area na ito'y napailalim sa intensive security cordon na pinatupad sa 3 mahigpit na harang. So ibig sabihin lang nito, matapos madiscover yung sarcophagus, sinubukang itago ng mga KGB agents yung kwento. Inumpiska nila yung mga diaryo na may mga balita tungkol sa prinsesa at pinarusahan nila lahat ang mga taong nag-share ng impormasyon. Pero di nagtagal, mabuti't bumalik sa spotlight yung kwento na ito nung bumagsak ang Soviet Union. At may lumabas na bagong artikulo noong 2002. Grabe no? Sa makatuwid ang discovery na ito ay nagpapakita kung gaano talaga kakomplikado at kamisteryoso ang ating mundo. At heto pa nga, di kalayuan sa lugar ay may lawa na may isla kung saan nadiskubre ang iba pang mga libingan. Sa mga libingang ito, may 2 pang sarcophagi. Bawat isa ay mga 8 feet ng haba at talagang kamukhang-kamukha ng unang natagpuan. Dinala nila ang sarcophagi na ito sa Moscow at tinatayang mga 200 million years old na ang kanilang tanda. At dito mahigpit na inutusan ng mga taga-Nayon na manahimik tungkol sa insidenteng ito. Sa katunayan, marami ding mga tao nagsasabi na wala itong katotohanan. Gawa-gawa lang daw ito at pinapalaki lang ng media. Pero meron din namang mga nagsasabi na talagang kumbinsido sila na tunay ang lahat ng ito. Pero bakit? Dahil nga naman daw dokumentado lahat ng tungkol sa discovery, kaso nga lang kinumpiska ang lahat ng physical na ebidensya dito at itinago. Kaya naman sa nakaligtas na saksi na lang sila kumukuha ng impormasyon. At heto pa nga, nakakagulat. Ang malaking coal mine na malapit sa village noong 1960s ay pinasara na noong 1972 sa hindi malamang dahilan. Pinaniniwalaan ding may mga picture at video footages ang kuha sa unang moment ng discovery. At meron ding daw kuha sa examination ng Thistle Princess. Pero nawala ang mga ito sa personal archives. Opo, lahat ay nawala. Iski mga dokumentado ng detalyadong findings, pati na mga data na ginawa ng mga researchers at kahit ng mga samples ng preservation liquid ay kinumpiska rin at sinira o di naman kaya itinago. Kaya naman dahil nawala na ang lahat ng mga ito, ay mas lalong nagbigay tuloy ito ng mas malalim na spekulasyon sa mga tao. Ganun pa man ang pagkawala nito ang nagtulak talaga sa mga tao na magtanong ng paulit-ulit kung bakit ito tinago sa publiko. Napapaisip tuloy tayo kung mayroon ba talagang kakaiba sa may sarcophagus o di naman kaya mayroong hindi karaniwang bagay sa mismong Thistle Princess na nagdudulot ng banta sa history ng humankind. Baka naman totoong may kakaiba na ayaw lang nila ilantad dahil magkakagulo ang mundo.
At dahil sa lahat ng ito, biglang lumabas ang pinakasikat at pinakarealistic na teori na meron talagang isang sophisticated ancient civilization na mas nauna pa sa alinmang nakilalang civilization sa ating mundo. Kung papansinin kasi sa lahat ng external signs na nakita natin, ay masasabi natin na hindi siya extraterrestrial. At malamang na kinatawan siya ng isang ancient advanced civilization na maaring ito pa nga ang pinakaninuno ng humanity. Pero bakit advanced? Sapagkat yung materials at techniques pa lang ng preservation ng sarcophagus, hindi na nga natin kayang ipaliwanag hanggang sa ngayon. Sa makatawid, isa itong nawalang kultura na may siksik na kaalaman at teknolohiya na napakalayo sa ating panahon. A civilization na ito, base sa spekulasyon nila, ay baka umiral sa Earth sa panahong mas meron silang advanced na kaalaman na higit pa sa kahit kaninong matatalinong tao sa ating panahon. Ayon sa teoryang ito, ang Thistle Princess ay miyembro ng ancient na society. Marahil siya ay isang taong may malaking kahalagahan noon na napreserve ng libo-libong taon sa paraang walang nakakaalam. Posibleng nawala sila dahil sa napakatinding kataklisim o sa iba pang kadahilanan. At yung nakitang prinsesa ay malamang baka isa siyang tunay na tao na pinag-eksperimentuhan ng mga advanced scientists noon para mabuhay sa ating henerasyon. Ibig sabihin siya ang pinakahuling bayaning tao noong panahon niya at inalay siya para ituloy ang kanilang nawalang civilization. Sa kabila nito, meron namang naniniwala na mali ang pagtukoy sa edad ng discovery. Sabi kasi nila ng prinsesa hindi 800 million years old, kundi mga 50,000 lang daw. Pero bagamat ganon, kahit 50,000 years old pa lang siya, babaguin pa rin po nito ang history. Hanggang sa ngayon, may mga haka-haka pa rin na baka siya ay isang extraterrestrial galing sa isang nag-crash na spaceship. At ang metal box sa tabi niya ay parang timer niya para sa kanyang pagising at paraan na rin niya para makabalik siya sa pagkabuhay. Yung mga sumusuporta sa teoryang ito ay nagkatalo-talo pa rin sa mga materyales at paraan na ginamit para sa kanyang preservation. At heto pa, bukod sa preservation at miski sa mga material ng kanyang damit kasama ng black box, ay hindi pa rin kayang ipaliwanag ng maayos ng mga tao dahil nga walang teknolohiya pa ang kayang makasuri nito. Grabe no? Ngayon para malaman ko natapos mo ang video na ito, ay hinihikayat kita na mag-comment ng iyong masasabi sa comment section para malaman din namin ang opinion mo. Maraming salamat po!